Isang mapagpalayang araw po. Nandito man po tayo sa ating channel Lakdan MD. So, bago po ang lahat, no? Shoutout po muna kay Jonelyn Obus, no? So, si Miss Jonelyn Obus po, siya po yung dahilan kung bakit itong topic natin ay tatalakayin natin ngayong araw. Okay? So, sabi po niya, "Hi po sir, matanong ko lang po, paano po ba tamang magsulat ng military time?" No? Thanks po. God bless. So, God bless din sa'yo, Ma'am Jonelyn or Miss Jonelyn Obus. Okay, so, timing po yung tanong ninyo regarding sa military time, akmang-akma po doon sa mga baguhang security personnel, no, na papasok sa industriya na ito. Okay, so basically, ang military time po, that is a 24-hour format, no? Ang originator po niyang 24-hour format na yan, yan po yung mga ancient Egyptians, no? Sila po ang unang mga gumamit niyan, yung 24-hour format na yan. So basically, sa military, bakit yan yung na-adapt nila? Because military operations, no, run in a 24-hour basis, no? So wala pong ano yang wala pong puknat ang military operations. So basically, they run for a 24-hour basis. Ngayon, sa security, yan na rin po yung nakasanayang gamitin, no? Dahil lang military time po sa kung sa personal pong pagtatasa natin, eksakto po siya, eh, no? So wala pong ambiguity, wala pong confusion diyan. Kasi hindi tulad halimbawa, 3 a.m. or may kausap ka, nabagit niya 3 o'clock. Pag hindi niya nilinaw yan kung a.m. ba yan or p.m., so nandiyan yung confusion. So basically, dun sa 12-hour format, parang nandun nagkakaroon ng tinatawag na potential errors. Okay? Lalo na kung hindi nilinaw kung a.m. ba yan or p.m. O, meet tayo ng 3 o'clock o 2 o'clock or 7 o'clock. So ano ba yung 7 o'clock? 7 p.m. ba yan or 7 a.m. ba yan? See? Okay? So, merong confusion. Pero pag military time, dire-diretso lang po yan, eh. So, ngayon, dun po sa, para sagutin po yung tanong ni Jonelyn Obus, no? So, paano ba yung tamang pagsusulat? So, basically, mag-i-start ka sa 12 midnight. So, yan, may pa-plus po tayong format dyan, no? Mag-i-start ka sa 12 midnight, no? Ang equivalent po ng 12 midnight sa military time is 00000 hours. So, dire-diretso lang po yan. No? Kung 12 midnight, pagtuntong ng alauna ng madaling araw sa military time po, parehas lang po yan, 0100. 2 a.m., 0200. 3 a.m., 0300, so on and so forth. No? Pagdating po ng 11 a.m., so yan po ay 1100. 12 noon, 1200. Okay? So, dito na po tayo, yung iba dito na po nalilito, no? Pagtuntun ng 12 noon, no? Siyempre, papatak, 12:59. So, sa military time, 12:5900 hours. Okay? Sa military time. Okay? Ngayon, pagtuntun po ng alauna ng hapon, or 1 p.m., sa military time po, yan po ay 1300 hours. 2 p.m., 1400. 3 p.m., 1500. 4 p.m., 1600, so on and so forth. Ngayon, paano ba na-obtain yon? May technique po. Okay, ang base mo lagi, yung 12 noon. Okay? Let's say, alauna ng hapon, so plus 1 ka. So, 1300 hours yon. Okay? 2 p.m., plus 2. 12 plus 2. So, 14. 3 p.m., 12 plus 3. 1500 hours yon. Okay? 7 p.m., 12 plus 7, 1900 hours. Okay? 10 p.m., 12 plus 10. Okay? So that is 2200 hours. Ha? 11 p.m., oh, 12 plus 11, that is 2300 hours. So napakadali po. Ngayon, nalilito na naman sila pagtuntong ng 12 midnight. Of course, pag 12 midnight na, halimbawa, 11:59. So that is equivalent sa military time na 23:5900 hours. Okay po? So, pag pumatak ng minuto ulit yan, so sa normal na 12-hour clock, so that is 12 midnight.
So pagtuntong, pag sinulat mo yan sa military time, dalawang klase, no, pwede mong isulat yun na 2400 hours, sakto. Or 00000 hours. Okay? Pero dun sa mga, ano, sa mga usually, ang ginagamit talaga dyan, pagtuntong ng 12 midnight, 00000 hours yan. Kasi balik ka na ron dahil pagtuntong ng 12 midnight, that is another day. So, simula ka na naman ng panibago. Kaya yan po, ang proper po dyan dapat is 00000 hours. Ngayon, kung naisulat mo man siya ng 2400 hours, dapat pag pumatak ng minuto yan, balik ka na ron sa 00100 hours. Okay po. So, ganun po dapat yan. No? Ganun yung tamang pagsulat ng military time. Okay? So, sana po, Jonelyn Ibos, no? Jonelyn Obos, ay napanood mo tong video na to. At sana malaki ang naiambag namin, no? Sa iyong journey dito sa security profession. Okay po? So, siguro sa mga susunod na video, at tatalakayin natin, ano ba yung advantage, no? Bakit ba ganun? Bakit ba sa security ginagamit yung military time? So, kung may pagkakataon po, tatalakayin po natin sa susunod na video yan. So, muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.